Good morning guys and welcome back again sa akin channel. Isa ka ba sa naka-receive ng email ni YouTube katulad itong nasa screen? Guys, yung video mo ay naka-copyright. So, ano bang gagawin natin? Kasi naka-copyright, i-delete ba natin? Or may gagawin pa tayong paraan para hindi natin ma-delete? So, meron, pag-usapan natin yan. Hoy guys, sa mga YouTuber na baguhan pa lang, hindi pa alam paano tanggalin yung copyright claim sa ating mga video. So, sayang naman guys kung i-delete natin at or kung hindi natin ma-delete at nilagyan ni YouTube ng ads yun. So, mapupunta lang yun doon sa may-ari nung kanta or sa may-ari nung sound effects. So, sa mga mahilig maglagay ng sound effects dyan, so mag-iingat tayo. Kung mailagay natin dyan, copyright tayo. So, meron pamamaraan kung paano matatanggal yung copyright claim sa ating video. So, sundan nyo lang guys yung aking gagawin. So, para matanggal natin yung copyright sa ating video, so punta lang tayo sa Google o sa Chrome. Type lang natin yung www.youtube.com .com. So ayan, so enter lang natin. So ngayon guys, kasi yung ibang mga cellphone ay hindi pa siya naka desktop site. So pindutin nyo lamang itong dito yung tatlo dito sa taas. Tapos pindutin nyo lang yan. Tapos i-desktop site nyo. So pindutin nyo to. Itong naka parang check na yan. So magiging ganito na yung screen nyo. So pindutin lamang natin itong picture natin sa gilid. Yan. So makikita natin yung ating logo dyan o yung ating pangalan ng ating YouTube. Tapos pindutin lang natin yung ating YouTube Studio. So pindutin natin yung YouTube Studio. So antayin lang natin at naglo-loading siya. So makikita natin 'to. Ayan, so punta tayo sa ating video. So makikita natin dito yung ating subscribers at yung ating watch time. So makikita natin diyan. So ang purpose natin kaya tayo gumawa nito para yung mga ating na copyright sa ating video ay matanggal natin o magawa natin ng paraan kaysa naman delete natin yung video na sayang naman, no? So punta tayo dito sa may video. Ayan, kung makikita nyo dyan sa screen, ayan, so makikita natin yung ating mga video. Ayan, ito yung ating mga video. So paano natin malalaman kung anong video yung may copyright? So pindutin lang natin itong filter, i-filter natin. Tapos pindutin natin itong copyright claims. Ayan, so meron tayong isang video na may copyright. So makikita natin dito, yan, copyright. So ang gagawin natin, pindutin natin itong copyright claim. Tapos pindutin natin yung see details. Ayan, tayo natin mag-loading. So, makikita natin yung ginamit nating sound effects na copyright tayo. So, ito yung Against the Sun. So, ang gagawin natin, ayan, so makikita natin yung video natin dito. So, ang gagawin natin dyan, pilitin natin itong select action. Tapos, ang gagawin natin ay mute song lang natin. So, imamute lang natin yung kanta na na-copyright or gusto nyo i-trim out segment o basta gusto nyo i-replace nyo yung song. So, mas maganda i-mute nyo na lang. So, pinit natin yung mute. Tapos, kasi kung gusto nyo tanggalin na talaga yung kanta, mawawala yung mga
sound effects na nilagay natin. So, pero kung gusto natin na, ano, i-mute lang natin. So, ang gagawin ko sa akin ay i-mute song ko lang. Mute song only. So, yan. So, ito yung lilitaw. Tapos, i-mute lang natin para mawala na yung copyright. So, aayusin na ni YouTube yan. So, ayan, makikita nyo guys, processing video. So, medyo matagal yan. Mag-aantay tayo ng 20 to 30 minutes bago maayos ni YouTube yung ating video. So, mawawala na yung copyright sa ating ginawang video. So, hindi na masasayang yung in-upload natin at yung hirap natin sa pag-edit ng ating video. Makatulong sa inyo ang video na to sa simpleng pamamaraan para hindi naman natin ma-delete yung ating video. So, hanggang dito na lang ating video. So, medyo matagal tong ating aantayin. So, ang mahalaga ay alam nyo na kung paano tanggalin yung copyright claim sa inyong video. So, maraming salamat at God bless ating lahat. A few moments later. So, okay guys. So, makikita natin sa aking mga video. So, wala nang copyright claim. So, makikita natin na wala nang nakalagay. So, dito natin makikita na effective yung ginawa natin. So, makikita natin dito sa video na ginawa natin kanina, yung Mio Sol, yan ito. So, wala nang copyright claim na nakalagay. So, malaking bagay sa atin ito guys na matutunan natin to para hindi natin namamalayan na na-copyright pala yung ating video. So, pakishare ng ating video para dun sa mga small YouTuber na na-copyright din yung kanilang video. So, please share guys. Thank you.